Tumayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Bye.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo nang may loobing taimtim na totoo at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sopunyas. Hanapin ninyo ang puon, kayong mapagpakumbaba, kayong gumaganap ng kanyang kautusan. Hanapin ninyo ang katwiran at iyon ang inyong gawin. Baka sakaling kayo'y patawarin at iligtas sa araw ng kanyang puot. At ang iiwan ko roon ay mga taong mapagpakumbaba na lalapit sa akin upang pasaklolo. Ang natira sa Israel ay hindi nagagawa ng kasamaan at hindi magsisinungaling ni mandarayaman. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag at wala silang katatakutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Mga aba ay mapalad, Diyos ang kanila, ang hari nilang lahat. Ang maaasahan lagi, Panginoon. Panig sa nanaapi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Pinalaya niya ang mga nabihag. Isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas. Ang mga hinirang niya ay nililingap. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas pinipigil niya. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Walang hanggang hari ang Diyos na puon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit, pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutang ito
upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila ng sanlibutan. Kaya walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas. Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga magpagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga namimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan, napawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa linggong ito ay narinig po natin ang tinatawag ho na Beatitudes. O ang mga mapapalad. Maganda ho no sa linggong ito, pag nilayan ho natin, na hindi naman ho natin kaya yung walo ngayon.
dalawa lang muna. Balik ko kayo ulit para sa karugtong. Na may pahidahil lang kayo para bumalik. Bibitinin ko ho muna kayo, ha? Una ho, maganda mapansin ho natin sa tinuturo ni Jesus. Sabi niya, mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Bilang mga Kristiyano, iniimbitahan tayo ng Panginoon na sa Kanya umasa. Sa Kanya tunay na umasa. Sapagkat ang Diyos naman natin ay hindi Diyos na paasa. Kung may nagpaasa sa iyo, huwag mong itulad ang Diyos. Sapagkat ang Diyos, iba. Siya ang ating pag-asa. Hindi paasa ang Diyos. Kaya hindi ba kung tayo buong tiwala na iaasa natin ang ating buhay sa Kanya, alam natin na patuloy niya tayong gagabayan. Sino ba dito ang pinabayaan ng Panginoon? Sino ba dito ang pinabayaan ng mahal na pong Jesus Nazareno? At nakakasiguro ako, wala naman eh. Lahat tayo ay patuloy niyang pinatnubayan. Ang Diyos kahit kailan, hindi tayo pababayaan o pinabayaan. Kaya magandang hamon ho sa atin at paanyaya na maging aba sa harap niya. Sa harap ng Diyos, wala tayong maipagmamalaki. Sa harap ng Diyos, wala tayong maipagbiyayabang. Sapagkat kinikilala natin at alam natin na ang lahat ay nagmumula sa Kanya. Di ba? Lahat na meron tayo, lahat ng biyaya, hindi dahil sa sarili nating kagalingan. Kahit yung kagalingan natin, hindi dahil sa atin yan eh. Bigay ng Diyos sa atin. Ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kahit ang mga talento ho natin. Kaya ho sa harap ng Diyos, ang taong aba, o magandang tawagin ho, to be poor in spirit, ay alam niya na siya'y umaasa sa Diyos na nagbibigay sa kanya ng lahat. At ang taong umaasa sa Diyos, kahit kailan ho, hindi nagkukulang. Hindi lang, minsan nagsasabing, kulang ako. Yun ho yung tao na hindi makontento. Pero kung titignan mo talaga, ang tao na umaasa sa Diyos ay hindi ho nagkukulang, hindi ho nawawalan, hindi ho nauubusan. Pakiramdam lang natin, nauubusan tayo kasi hindi tayo makontento sa kung ano meron tayo. Tumitingin tayo sa iba. Bakit siya ang ganda ng buhok, ang haba-haba ng buhok, ang lagu-lagu ng buhok niya, samantalang ako, ang buhok ko'y umaangat na. Hindi tayo makontento. Pero sa harap ng Diyos, turo din sa atin, ang pagiging aba sa Kanya, sa harap niya, ay pagiging kontento sa kung ano ang meron tayo. Ba? Sabi nga, count your blessings. Pero minsan may mga tao na naiinggit sa ibang tao kasi hindi naman nila kinakount yung blessings nila, ang binibilang nila yung blessing ng iba. Tinitingnan niya, ay bakit siya may ganun, ako wala. Tinitingnan yung blessing ng ibang tao. Ang usapan natin dito, count your blessing, not others' blessings. Paano ka binibless ni Lord araw-araw? Kung talagang umaasa tayo sa Kanya, patuloy tayong pinapatnubayan. Patuloy niya tayong pinagkakalooban ng biyaya.
At ang paalala ho sa atin, ang taong aba o poor in spirit sa harap niya, makakasama sa kanyang kaharian. Kasi, ang Diyos ang ating kinakapitan. Ang Diyos ang ating saligan. Ang Diyos siya'y ating pag-asa. Kaya buong puso tayo nagtitiwala sa Kanya, Siya ang ating kinakapitan. Ang Kristiyano, hindi ho kumakapit sa patalim. Ang Diyos, ang Kristiyano, sa Diyos kumakapit. Tandaan niyo ho yan. Ang isang Kristiyano ay hindi ho kumakapit sa patalim, kundi sa oras ng kagipitan, ang isang Kristiyano sa Diyos kumakapit. At ang tao na aba sa harap ng Panginoon, walang maipagmamalaki, walang maipagyayabang, ay pinapatnubayan niya palagi. Itong ebanghelyo ho natin ay napakayaman. Isa lang ho muna ngayong linggo. Balik na lang ho kayo para sa number 2. Walo ho ito. Pero maganda ho no, sa ating pagninilay sa linggong ito. Bigyang pansin ang pagiging aba sa harap ng Panginoon. Sa Kanya kumakapit. Sa Kanya nagtitiwala. Hindi sa sarili nating kagalingan. Hindi tila sa sarili nating akala natin, kaya natin ng lahat. Kailangan natin ang Diyos. At sa isang deboto na sumusunod sa Diyos, ang Diyos ay lahat para sa akin. Sapagkat ang Diyos ang aking pag-asa at sa harap niya ako ay aba niyang lingkod. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, habang tayo ay nagagalak para sa ating malaking gantimpala sa langit, manalangin din tayo sa Ama para sa biyayang itaguyod ang Kanyang paghahari dito at ngayon. Idalangin natin ng may kagalakan, tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Gabayan mo kaming iyong simbahan upang manatili kaming mapagkumbaba habang sinisikat namin iwaksi ang tukso ng klerikalismo at ideolohiya. Tulungan mo kaming manatiling tapat at sa mabuting balita ng iyong kaharian. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Gawin mong daluyan ng iyong awa at habag ang lahat ng mga lingkod bayan. Unahin nawa nila ang kapakanan ng kanilang kapwa, lalo na ang mga dukha.
Gabayan mo silang sa iyong katotohanan. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Gabayan mo nawa ang Episcopal Commission on Biblical Apostolate or ECBA sa kanilang gawaing ihatid ang salita ng Diyos na nakararami kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Pukawin mo sa amin ang pagnanais na paglingkuran ang isa't isa sa kababaang loob, lalo na ang mga kapatid naming aba sa lipunan. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Salubungin mo ang mga yumao naming mahal sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aliwin mo kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Idalangin din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Ama naming matapat, kami ay nagagalak sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak, itong paghahari ay tunay na suma sa amin. Tulungan mo kaming makilahok sa iyong gawaing pakikinig at pagliligtas sa pamamagitan ni Heso Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana, ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasang mong ginawa sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod. Upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos kahit na ikaw ay aming tinalikdan. Dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak
upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, binaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay muli ang aming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled water para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong suporta. Announcement. Sa darating na Huwebes, February 2, 2023, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala rin na sa tawag na Fiesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila, tanda ni Jesus na ating manunubos ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na February 2, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo na inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinakinabangang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman. Sa tulong ng panunubos na ngayoy iyong bigay sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.